araw, ito pong si Governor De Gamo, Ruel De Gamo, ay namatay sa edad po na 56. Siya po ay kilalang politiko diyan po sa Negros Oriental bilang isang matulungin at mapagkawang gawang politiko. Madali po siyang lapitan ayon po sa mga constituents at mga nakakakilala dito po kay Ruel De Gamo. Kaya nakalulungkot po para sa kanila na ang ama po ng kanilang lalawigan, in particular sa pamilya po nito pong si Ruel De Gamo, ay maaga pong lumisan. Hindi dahil po sa sakit, kung hindi dahil po sa karahasan na maaaring ang sinasabi po ng pamilya ngayon, epekto po ng politika. Kaya sa kanilang likod, sa kaisipan po, sa likod po ng kanilang kaisipan, ay meron na po silang nakikitang persons of interest na ngayon ay sinisikap na lamang na kalapan po ng ebidensya para po na maisapubliko na rin ng ating otoridad kung sino po ba ito. Pero sa ngayon, wala pa pong inilalabas na opisyal na pahayag ang PNP kung sino po ba ang persons of interest at motibo diyan po sa pangyayari sa pagpaslang kay Governor Ruel De Gamo. Ang nakakagulat na revelasyon sa araw po na ito ay yung pahayag po ng may bahay ng gobernador na pinaslang na si Governor Ruel De Gamo na si Mayor Janice De Gamo na tumagal lamang ng halos 41 segundo ang pagpaslang dito po kay Governor De Gamo. Panoorin po natin ang interview nito pong si Kabayan Nolly De Castro kay Mayor Janice De Gamo at kung paano niya po inilatag ang kanyang mga saloobin, ang aminado nilang pagkukulang sa larangan po ng kaligtasan ni Governor De Gamo at yung nakalunos-lunos na pangyayari. Isa pa nga po dyan, yung napabalita na kasama daw po ang 3 taong gulang na bata. Pero yun po ay pinasanungalingan ni Mayor Janice. Hindi po ganun ang totoong nangyari. Ayon sa kanya, meron daw pong namatay na 3 taong gulang bata. At ang ama po ng bata na ito ay pumunta sa residential place nito pong si Governor De Gamo noong Sabado para humingi po ng tulong kaugnay ng pagkamatay ng anak niyang 3 taong gulang. At ang nakalulungkot, nadamay ngayon yung tao na hihingi sana ng tulong para sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya ngayon, 2 na po silang patay. Yung kanyang anak na 3 taong gulang at saka yung ama na nadamay po doon sa pamamaril kay Governor De Gamo. Sa kabuuan, meron pong siyam na namatay diyan po sa pangyayari na yan. At ang kabuuan po ng mga nasaktan ay hindi po bababa sa 15. Kaya overall, nasa 20 mahigit ang naging biktima nito pong massacre diyan po sa Negros Oriental. Pakinggan po natin at panoorin po natin ang interview ni Kabayan Nolly De Castro dito po kay Mayor Janice De Gamo. Okay, sandali lang at ito tingnan natin kung nandito na. Alas 8:33 sa 30 segundos ng umaga, Kabayan! Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Oy, meron pa akong commercial. Oras natin, alas 8:36 ng umaga. Ito. Kanina po ito ha. Recorded na lamang po ito kasi naglolo ko yung aking internet kaya dinownload ko na lamang po nang sa ganun hindi po tayo mag-buffer pagka pinalay ko po kasi sa FB, nagbabuffer siya, maantala po yung ating programa. Pakinggan po natin ang phone interview ni Kabayan Nolly De Castro dito po kay Mayor Janice De Gamo. May magandang pagkakataon no tayo para makausap natin si Mayor Janice De Gamo ng Pamplona Negros Oriental at siya pong asawa ni Governor Ruel De Gamo. Mayor, magandang umaga po. Good morning po, Kabayan. Salamat po. Opo, nakikiramay din po kami. Ano po? Kayo ho ba ay nandun sa lugar ng mangyari yung pamamaril? Nasa same lugar kami. Nasa bahay ako. Si Ruel nasa baba, nag-i-entertain. Ako nasa loob ng aming bahay. Okay. So kung nasa labas pala kayo, nadamay din ho kayo. Kasama kayo? Yes po. Opo. So, i-entertain siya sa kasama ang mga department heads niya.
At one by one, may mga number yung mga tao. He listened to their concerns po. So paano pong nadamay kasi bali siya, including the governor, no po? Pero yes, alam po namin may 3 years old na napatay din dito. Wala naman po 3 years old. Ay, pero ganito yung nangyari po. Opo, merong namatayan ng anak na 3 years old at yung tatay pupunta sa amin para humingi sana ng tulong. Oo. Oo. Yung tatay niya ang namatay. Nako, napatay din pala. Anong ginawa ho ng mga pumasok diyan? Basta namaril na lang siya, ganun. Parang very fast po yung mga pangyayari. I think lahat nangyari in 41 seconds lang. Wow! Yan. 41 seconds, mga tol. Well-trained ang gagawa talaga nito, ano? Totoo naman na well-trained. Kaya nga sabi po dito ni Mayor De Gamo, parang nakakapanghinayang talaga at nakakagalit dahil itong mga sundalo na ito, though natanggal na sa serbisyo, nag-training po ito para po magsilbi sa bayan. Sila po ay hinasa ng gobyerno para pagsilbihan ng bayan, ngunit kabaliktaran po ang kanilang ginawa. Ginamit nila yung kanilang kaalaman para po pumaslang ng mga inosenteng sibilyan, kasama po dyan si Governor De Gamo. At para lamang din po sa impormasyon ng lahat, ito po yung mga nahuli. Banggitin ko na po rito yung mga nahuli na mga ex-army. Ano? Diyan po sa pagpatay dito po kay Governor De Gamo. Ito po ay press statement March 4, 2023 ng Police Regional Office 7. Updates on the shooting incident victimizing Governor De Gamo and eight others. Around 4:20 in the afternoon, 3 suspects were arrested relative to the shooting incident during the ongoing hot pursuit operation conducted by Pro 7 Bayawan CPS together with PNP SAP and Philippine Army at Sitio Punong, Barangay Consumalig, Bayawan City. Ang mga arestado ay sina Joric Labrador, 50 years old, ex-army, at nakatira po sa Cagayan de Oro City. Si Joben Javier, 42 years old, ex-army ranger, and resident of Barangay Robles, La Castellana, Negros Oriental. Pero inyo, ranger mga tol. Ang ranger ang isa sa pinakamahirap na training na madadaanan ng isang uniform personnel. Ako pinangarap kong maging ranger, kaso lang hindi kaya ng katawan ko. Hindi kaya ng katawan ko ang training ng isang ranger, kaya hindi po ako nakapagpatuloy diyan. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay naging ranger, masasabi na ikaw ay best among the best. Ano? Ikatlo, nandiyan po ang isang nagngangalang Benji Rodriguez, 45 years old. Ito po ay sinasabi di umano na aid ng isang politiko pero natanggal dahil daw po gumagamit po ito ng illegal na droga. At kinagabihan, noong araw po na iyan, meron pong na-encounter ang mga kapulisan na isa sa mga suspect at ito po ay napatay sa armed confrontation na nangyari between them. Lumaban po kasi, nagpaputok ito pong isa sa mga suspect at saka gumanti po ng putok ang ating mga kapulisan na nagresulta po sa kanyang pagkamatay. Yung mga binanggit ko pong pangalan, ito po sila kanina. Si Joben Calibho, si Joric Labrador, at saka si Benji Rodriguez. Okay? Tapos, nandito rin po yung nahuli kahapon ng umaga. Sinasabi din pong kasabwat po ito doon sa pagpaslang sa ating gobernador dyan po sa Negros Oriental. Ito po. Kaya overall, meron na pong 4 na nahuli na buhay. Tapos isa po ang confirmed na napatay sa paglaban po nito sa ating kapulisan. Yung mga getaway vehicle ay sinasabi
tukoy na po ng ating kapulisan kung sino-sino po ang nagmamay-ari nito pong Mitsubishi Montero, Pajero, at saka isang Isuzu pickup. Ito po yung mga ginamit para po paslangin itong si Governor De Gamo. Kung makikita po ninyo dito ng maayos sa screen, ang nangyari po rito ay napaka-relax ng security nito pong si Governor De Gamo. Kaya nga sabi po nung isa nating manonood kanina, perhaps nagkaroon talaga ng pagkukulang sa seguridad ng ating gobernador diyan sa Negros Oriental, na inaamin naman po ng kanyang may bahay na si Mayor De Gamo. Kasi ang katuwiran nila, wala naman siyang dapat katakutan. Maayos ang kanyang paglilingkod sa bayan, diyan sa lalawigan nila ng Negros Oriental, at wala naman daw siyang dapat na ikatakot dahil wala nang kaaway. Ang problema, marumi ang politika. At parang sinasabi dito ni Mayor De Gamo na doon sila nagkulang. Unang-una, yung receiving area is tanaw dito sa gate na ito. Itong gate po kasi na ito, nandito lamang yung mga upuan. Sa gawing kanan po, itong cursor na ginagalaw ko, nandito po yung mga upuan kung saan nakapila po ang mga humihingi ng assistance kay gobernador. At sinasabi nga po dito na parang by number ang pagtatanong kay governor at kung paano sila makakahingi ng tulong. Kasama po dyan yung mga department heads ng provincial government. Okay, ituloy po natin yung pinanonood po natin na pong interview nito pong si Kabayan Noli De Castro kay Mayor De Gamo. Yung guardia na nag-control ng gate, nang mag-check sa kung sino yung nag-knock, tinignan niya, parang sinabihan niya na sandali lang sir, itatanong ko pa kay governor kung may appointment kay... Kaya nga kung mapapansin nyo dito, mga tola, pasensya na kayo kung pinuputol-putol ko yung interview ni Mayor De Gamo, reaction video po kasi ito. Kailangan kong sabihin yung mga napapansin natin. Una, kung napanood nyo ng buo itong video na ito, hindi ko na maipanood sa inyo dahil na-plug ako ng FB. Halos ayaw papasukin itong naka-white cap yung mga papasok na VIP, nagpapanggap na VIP, miyembro po ng mga kasundaluhan. Kasi may mga dalang barel. Ang protocol po kasi, sinasabi ni Mayor De Gamo, pagka may dalang barel, hindi dapat makapasok. Iiwan ang barel sa sasakyan. Pero sila, itinulak agad nila yung pinto at agaran po silang pumwesto. Isa po dito sa bandang kaliwa po ng screen natin, meron dito sa ilalim ng screen natin, meron sa kanan ng screen natin, at ito yung pinakasentro. Itong nakausap ng security guard, ito po. Meron pong video ito kahapon na pinagbuksan pa po ito ng... Dito siya nakasakay sa unang bahagi ng Montero. Pinagbuksan po siya ng isa sa mga gunman. Kaya hindi ko mawari kung yun po ba ay kasama lamang sa kanilang role playing para mapalabas na baka may nagmumonitor sa CCTV, palabasin na siya po ay VIP, kunyari mataas ang katungkulan doon po sa kasundaluhan. Pero malinaw po na kung hindi man ganoon ang sistema, makikita po natin, ito yun ang sinasabi ko sa inyo mga tol, na itong nakaupo dito, yan, pansin ninyo po ha, yung lalabas po dito, saka ito, ipagbubukas po iyan ng pinto ng isang gunman. Panoorin po natin. Ano ang relevance nun mga tol, kung bakit ko sa inyo binibigay ng emphasis? Kasi kung ito ipinagbukas ng pinto, ibig sabihin, hindi po ito ordinaryong gunman. Oh, ayan po. Siya po yung ipinagbukas ng pinto at ito po yon yung nakikita natin dito sa screen. Nababaril ngayon dito kay security guard at perhaps siya rin yung bumaril kay Governor De Gamo. Mabilis ang pangyayari, cut-cut kasi itong CCTV. Ang tanong na lamang sa akin ngayon,
sino ito para ipagbukas ng pinto ng kapwa niya gunman. Ano ang katungkulan nito sa grupo nila para sa ganitong pagkakataon, ipagbubukas pa siya ng pinto? Di ba? Napaka-special naman itong tao na ito. Kasi ginagawa lang namin ito sa provincial director, sa chief of police. Ako, naging security guard din ako ng security detail ng isang ng boss ko, chief of police. Every now and then, siyempre, pagbubukasan mo ng pinto yan, basta matataas ang mga katungkulan sa kapulisan. Kaya nagtataka ako bakit siya kailangan pagbuksan ng pinto dito. Ito kaya ay isang politiko din? Pero di naman siguro yung mismong politiko ang babanat. Ano? O marahil kinikilala ito dito sa grupo. At ito sana ang makilala natin kung sino kinalaunan, ano? Kapag katapos po ng investigasyon. Ang problema, nakalahat po sila, naka-face mask, kaya hindi masyadong aninag kung ano po yung pagkakakilanlan sa kanila. Patuloy po natin panoorin ang mga pangyayari dito po at saka sa mga sinasabi ni Mayor Degamo. Oo, okay. Kung pwede kayong pumasok kasi meron lang naghihintay, 16. Ito yung pagputok ng tao doon sa security guard. Numbers ang inilabas, meaning there were 60 groups who come to see the governor for that day. So parang itinulak niya sana para sabi kasi hindi pa niya pinapatuloy sila, mm-hmm. Pero parang tinulak agad yung door para pumasok sila. Parang they forced themselves in kasi nga binuksan ng konti tinignan kung sino itong nagnanak. Opo. Tapos nang makaano sila, nakadala, kasi yung procedure sana doon, pag may dalang baril, maiiwan yun sa labas. Sa labas. O hindi makakapasok. Kaya they were told not to go inside because he is yet to get permission from the governor if he will allow them. Kasi merong isa na nakaparang military ang uniform. Ah, hindi ho ba lahat? Hindi lahat. Yung iba naka-shorts lang. Tsaka naka-ano sila, yung mga sasakyan nila na dala, hindi naman vehicle ng military. Civilian. Kaya nga, they were not accepted right away when they asked to see the governor dahil nga protocol dapat yun. Opo. Before this, ang sinasabi ay meron na rin ng mga nagbabanta kay governor. Actually, totoo po yan, kabayan. Opo. Kung maalala natin, there was a time that several ammunition loaded in an X-trail was intercepted in Calipo. Mm-hmm. May nag-tip kay governor noon na, governor, those guns are for you. Ikaw ang target niyan. Wow. Nahuli yun dahil ini-report din namin. Nung mag-oath-taking na sana si governor, marami din nag-i-inform sa kanya na, governor, be careful. Ganyan, nung pabalik na siya. Kaya nga parang naano rin ako na I feel bad kabayan dahil parang sabi ko na naglock, parang may security lock bang nangyari doon. Uh-huh. Kasi nga meron din kaming mga bagay na na-realize na katulad ng yung gate very near the area where he was accepting or receiving guests. Kaya sabi ko, ngayon lang namin na-realize no, ang lapit ng gate doon sa area na tumatanggap siya ng bisita. Totoo yun, ano? May security lapses talaga. Saka alam nyo, mga tol, governor po itong tao. Tapos yung kalaban niya sa politika, kilala naman na palaging naiintriga sa violence. Diba? Hindi naman natin maikakailan ang mga Tebes. Alam niyo yung nangyaring panunutok ng baril sa Paranaque sa security guard? 'Di ba? Tapos yung mga series of killings diyan po sa probinsya ay laging nadadrag ang pangalan ng mga Tebes. Pero walang nagsasalita kasi natatakot sila sa pamilya Tebes. Ngayon, ano ang naging pagkukulang dito? Siyempre, security. Public activity itong ginagawa ni gobernador. Kaya nga, alam nyo, ako natuto ako doon sa boss ko before Lagi niyang inaalam kung ano ang activity ng mayor at saka ng governor. Kapag ka may public activity ito,
nagsesend palagi siya ng pulis doon sa area. Kahit hindi humihingi ng pulis yung gobernador at saka mayor. Pero siyempre, baka kaya naman hindi humihingi yung gobernador saka mayor, tiwala sila katulad nito, tiwala sila sa security detail nila. Pero hindi yun ang punto. Mao-overcome ka talaga ng grupo, lalong-lalo na kung ganito ang papasok sa iyong compound. Eh kahit may pulis dito, tingin ko mahihirapan eh. Tingnan nyo naman ang mga kagamitan po nito, mga tol. Kapag ka tiningnan po natin yung mga confiscated na gamit. Oh, eto. Nakikita nyo po ito, shotgun. Tapos may mga assorted rifles. Ayan oh. Shotgun, tapos apat na assorted rifles, doon pa lamang yan sa isang tao. Tapos meron pang RPG, rifle propelled grenade, ano? Nasa na yun? Ito. Nakikita nyo po itong nasa screen na ito. Yan po ang hilera ng mga gamit na nakumpiska doon po sa mga nahuling gunman. Kaya kahit may pulis, kung dalawa, tatlo, ay hindi kakayanin. Pero ang maganda, kung may presensya ng pulis, deterrence po iyon. Kahit paano, oh, may mga pulis, delikado tayo rito, mabilis ang communications, mabilis makakapag-respond. Madedeter yung layunin ng mga would-be criminals o nitong mga assailant na ito para iperpetrate yung kanilang mga krimen. Pero wala nang magagawa. Sabi nga ni Mayor De Gamo, nagkulang sila. At maaaring pinagsisisihan ngayon yan ni Mayor De Gamo at ng mga nagbibigay ng proteksyon dito po kay Governor Roel De Gamo. Yun. Kaya nang hinayang pero wala na, tapos na eh. Opo. Pero ang sinasabi po yung mga 10 katao, 10 persons ang kasama dyan? Yes, oo. In 3 vehicles, parang 10 persons. Bukhang yung information na nakuha namin, parang 5 na yata ang nahuli at may isang patay. Oh, may lumat, may isa nang patay. May bagong development na kung gano'n. Ano? Kasi ayon doon sa mga nasasagap nating balita, apat pa lamang ang nahuhuli. So far, wala pa po akong nadidinig na ika-5 na nahuli, isa patay. Baka meron pong bagong impormasyon si Mayor De Gamo na hindi pa po nailalabas ng Police Region, Regional Office 7. Hintayin po natin yan sa susunod na balita kung sino yung isa sa nadagdag sa mga nahuli. So may barangay kagawad din pala na napatay. At saka isang barangay captain. Merong isang barangay captain from Santa Catalina, a nearby town, may patay. May isang barangay kagawad, husband ng aming barangay kapitan, sa UP San Pamplona, patay din. Yung kanyang photographer ng aking husband, si Dan, na nag-a-assist din sa kanya. Okay, for the record, babanggitin ko po kung sino po yung mga tinutukoy ni Mayor De Gamo. Ito po yung complete list ng pangyayari po na yan, ano? Yung mga pumanaw saka mga nasugatan. Basahin ko po ang ulat ng Police Regional Office 7. Ang mga namatay ay si Governor Roel Ragay De Gamo. Ikalawa, si Jesse Batay, isang sibilyan. Jose Marie Ramirez, isang barangay kagawad. Jomar Canseco, isang civilian driver. Crispin Baliega, civilian guard. Jerome Makiling, civilian driver. Kito Florenda, barangay captain ng barangay Patima, Santa Catalina. Retada Joseph, isang sibilyan, at saka si Pabugais Michael, isang sibulyan. O nililinaw lang po natin, ano, sa mga kararating lamang po sa live streaming natin, wala pong 3 taong gulang na bata na nadamay po dito. Ang nadamay po yung ama ng 3 taong gulang na bata na namatay, at kaya nandoon yung kanyang ama ay para humingi po sana ng tulong. Ngayon, 2 na po silang patay. Ang mga injured ay nasa 17. Yung seriously injured ay sina Lester Chris Arnold, Mario Gitnet, Dr. Leland Estacion, head po ng medical doctor ng Negros Oriental Provincial Hospital.
Nandiyan po si Corporal Gerald Malones, Philippine Army, o baka isa po ito sa mga security detail ni Governor. Pero wala po siyang nagawa. Sa dami po kasi talaga nung mga assailant, at the same time, napakabilis po ng pangyayari, 41 seconds lamang. David Toiran Cortez. Nandiyan din po si Predilito Kate, Kryl Garfen, Rosa Banderigo, Vic Marcy Rayoso, Maven Torremecho, Nikki Espinas, Pedro Flores, at saka isang army ulit, Sergeant Edmar Sayon. Dalawa po pala ang kasamahang army dito nung panahon na pinaslang ito pong si Governor De Gamo. Yung mga meron pong minor injuries ay sina Jomedes Omatang, Raymond Baro, Rodelio Ragay Kinikito, at saka Nico Torres Alabaren. Yan po, for the record, yung mga siyam na napatay at saka 17 na damay o nasugatan diyan po sa pamamaslang kay Governor De Gamo. Patuloy po natin panoorin ang interview ni Mayor Janice De Gamo. Patay din. Marami sila, may driver at iba pa na okay. Talagang ano? Yung iba nga, we are yet to find out kung sino doon sa mga who were there to seek financial help. The others come to seek legal advice. Others came to seek for surgical, kung sapakuta sila. Ganun? Lahat na, iba-iba po, iba-iba yung kailangan mm-hmm. nila. They come from different places within the province. Opo. At yun yung nangyari dahil talagang, parang ang sama na talaga, parang ayoko sanang sabihin ito, opo, but we are afraid to become another Mindanao, another... Pero ang meron pa ho bang mga hindi maganda ang mga sugat sa ospital? Meron pa po na they are still in the ICU. After getting out of the OR, they are in the ICU. Meron pa po, meron hindi pa nakakalabas sa ospital. Meron iba yung mga daplis lang, nakalabas na. Okay. Sa kasalukuyan ho, anong sitwasyon? Diyan sa inyong lugar? Makikita mo talaga, people are stuck around the province. And I hope because the national government is also, parang nagalit din talaga ang national government sa nangyayari. Sa Negros Oriental is a very peaceful community. Tapos biglang ganito. Kaya pumunta sila lahat, sila si SILG Secretary Benmur Abalos, yung ating si Senator Aimee was here, at si PNP Azurin and the rest of the PNP chief heads ng Pilipinas. Dito din po sila Governor Chavez, si Speaker Martin Romualdez, and they were condoling with us, and nagkaroon ng command conference doon po sa Negros Oriental Provincial Police Office, sinamahan ng aming mga kasamahang ibang mayor and other officials of the government. Talagang inano namin na hinihingi talaga namin yung justice. Sa bayan, Governor De Gamo serves the public more than the time required of him to serve. It was a Saturday. It used to be a Saturday and a Sunday. He will allot half day of that day to meet wow. everyone. Walang pipiliin kung ano ang kailangan. Kaya sinasabihan niya ako, kaya Janice, you have to understand us. Alam niyo, nakalulungkot talaga no, itong pangyayari na to. Kasi bibihira sa mga ganitong public servant ang nagtatrabaho kahit weekend. Sabi nga ni Anthony Taverna, na padaan ako sa kanyang live streaming kamakailan, ang ilan sa mga kilala niya na politiko, Wednesday, Thursday pa lamang, yung mga nasa probinsya, nandito na sa Manila, nagliliwaliw na. Hindi niya lang pinapangalanan. Tapos yung iba, masakit, nasa ibang bansa pa. Pero itong si Governor De Gamo, Sabado, nagtatrabaho. Iniintindi yung kanyang mga constituents. At ang pinaka nakalulungkot dito at nakakataba din naman ng puso sa parte na malaman ng taong bayan, maka-Diyos pala itong mag-asawa na ito. Not necessarily si Governor De Gamo. Kasi ito pong si Mayor Janice De Gamo, ito po ay isang Christian. Kaya napakahalaga po sa kanya ng Sunday bilang pag-samba sa ating Diyos.
Inihikayat niya itong si Governor De Gamo na magpahinga over the weekend at ilagak ang araw ng Linggo para sa pananampalataya. At unti-unti na daw pong pumapayag itong si De Gamo na sumama sa kanyang sa kanilang worship service at ilagak nga po yung araw na yan para po sa kanyang pamilya at sa pagsamba sa ating Diyos. Pero mukhang hindi na po mauulit at mauulit pa dahil nga po pumanaw na. Dalawa o tatlong beses, parang yun ang sasabihin dito ni Mayor De Gamo na nakakasama na sa worship service ito pong si Mayor ay si Governor De Gamo dahil nga sa mga nakalipas na panahon, ang laging inuuna po nitong si Governor De Gamo ay ang kanyang mga constituents, yung mga mamamayan po diyan sa Negros Oriental. Kaya naman ang resulta po nito ay talagang pagmamahal sa kanya ng mga Negrosan diyan po sa Oriental, ano? Ang isa sa mga notable na live streaming din na napanood ko kagabi ay yung kay Attorney Harry Roque. Mamaya, pagkatapos po namin mag-lunch, ila-live streaming naman po natin yung politika nito pong si Governor De Gamo. Kung gaano po siya minamahal ng mga mamamayan dyan sa Negros Oriental at kung ano po yung kanyang naging paglilingkod sa probinsya ng Negros Oriental kung bakit po siya sa bawat halalan na kanyang nilahukan ay nag-emerge po siya as victor dahil nga po mahal po siya ng taong bayan. Okay, tapusin na po natin yung panonood dito. Hindi, I mean, ipe-play ko na lamang po hanggang sa matapos po yung pahayag dito ni Mayor De Gamo. Babanggitin niya na rin dito, bagamat wala pa siyang pinapangalanan, kung ano ang nasa likod ng inyong isipan, kabayan, ay ganun din siguro yung nasa likod ng isipan ng mga mamamayang Pilipino at ganun din ang paniniwala nitong si Mayor De Gamo. Sino kaya yon? Alam nyo na rin kung sino yung tinutukoy ko sa likod ng aking isipan. Sir, after lunch, I want to rest. Gusto ko matulog. Gusto ko magtulog. Around the compound. Ganun. Sabi niya kasi, iba-iba yung kausap ko, iba-iba yung problema nila. And I told him, slow down naman in San Go. We need to go to church. Yun nga sabi ko yung last na ano ko sa kanya na yung Sunday, church day yan, kasi panay na lang tayo amen pag dumating sa simbahan. Pumayag sa, at this could have been the third Sunday kahapon na hindi na sana kami malilate. Kaya na ano ako, na I feel so bad. The governor won for so many elections because he is really someone who will entertain everyone who comes to him. Parang siya pa yung nahihiya pag hindi niya na-entertain at sinuntahan siya. Kaya sana naman po, tulungan niyo po kami sa bayan. Yes, ma'am. Maano natin. Alam ko, kilala niyo rin naman po si Governor. Opo, of course. Interview niyo rin siya. Si Governor po is a very peaceful man. Hindi ito yung tao na pag may violence doon, he will answer it with violence. Palagi kaming kung ano yung proseso na sinasabi ng demokrasya at ng gobyerno, yun yung sinusunod po namin. Kaya na we feel bad. Sana po this time, justice will be served po. Opo. Pero nalaman na ho ba ninyo na mga sundalo talaga ho ito at may mga ranggo pa, mga natanggal lang sa serbisyo? Merong ex-military na oo, natanggal po sa serbisyo. May mga confirmation yung ibang, I think there was a congressman who confirmed na one aide niya yata dati yung isa doon at natanggal for drug addiction. Parang ganun. Opo. Yung iba kinonfirm din ng Philippine Army na they were once in the list of the elite. You know, workers in government trained by the people's money. Wow. And after that, mag-commit grave mistakes and then will be hired by scrupulous, corrupt people and the people's money, wala, nasayang. Kasi igagabitin, papatayin ang mga tao na nakitaan doon galing yung perang pinag-raise. Yun ho bang mastermind na iniisip namin at iniisip ng karamihan, ayun na rin ang iniisip nyo? Yes po. Okay. Pareho tayo ng iniisip. Oo, at yun din ang iniisip. At yun din ang iniisip natin, mga tol. Ano? Mamaya sa another live streaming natin, pag-usapan po natin yung political life nito pong si Governor Ruel De Gamo. But sa ngayon, yan po ang update sa pagkamatay ni Governor De Gamo.
nakalulungkot sapagkat hindi lamang siya kasi gobernador diyan po sa Ilocos as a Negros Oriental, kung hindi bahagi po siya ng Uniteam. At ang tanging mga sumuporta sa Uniteam diyan po sa Negros Oriental ay ang mag-asawa, si Mayor De Gamo at saka si Governor De Gamo. The rest sumuporta kay Lenny Robredo and kay Manny Pacquiao. Still, nanalo po ang Uniteam diyan. Kaya sana ang national government patuloy pong tutukan ito. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman, nagbigay na po diyan ng pahayag na makakatakbo kayo pero hindi kayo makakapagtago. Ano? Mahuhuli at mahuhuli kayo ng gobyerno. Huwag din natin munang hanapin ang ating Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa lamay ni Governor De Gamo. Darating ang punto, naniniwala ko na one of these days, papasyal po dyan si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi muna ngayon. Tandaan natin, macro managers po ang ating Pangulo. Hindi lamang yung pangyayari dyan po sa Negros Oriental ang problema ng Pangulo, kung hindi ang buong problema po ng ating bansa. Salamat at nandiyan naman ang kanyang mga alter ego. Nandiyan po si Secretary Benhur Abalos, ang ating Chief PNP, ang Chief of Staff, ang House of Representatives at saka ang Senate sa pamamagitan po ni Senator Aimee Marcos. Kaya ito, sooner or later, lalabas po ang katotohanan dito at sana mapanagot sa batas ang mastermind behind the killings of 9 people and injuring 17 individuals. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. At bago tayo pansamantala,